morning. Is it morning? Yeah, so it's 10 a.m. in the morning here in Bangkok. I've been here for quite some time already, pero ngayon pa lang tayo makakapag-vlog. Hopefully nang diretso. Medyo maraming nangyari, kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. By the way, I'm going to Gucci to pick up an item. So come with me in Gucci! So there's Fendi, Dior, Chanel is on the other side, LV, Prada, and there's so much store. Itong alley na to. But right now, wala pala akong load, so pupunta muna ako ng AIS para magpa-load. Naubusan ng load sa Bangkok. Magpapa-load lang, napagod ako. Sobrang laki ng mall. Wala kasi yung load sa mga tindahan dito. I have load already. We can now connect to the outside world. Grabe, sa sobrang init yung buhok ko dito. Nag-freeze na siya. And look, sobrang laki talaga ng mall. Like, tapos yung escalator niya pa, iikot ka pa bago bumaba. Grabe. So pawis na ako bago pa man tayo dumating ng Gucci. So we are now currently in Gucci and look at this bag. It's a BTS come true, pero it's ostrich leather. It's too small. This is all the Marmont. And the Diana bag is here. Ibang klase to, madam. Most of the high-end store or yung mga luxury boutiques is located in Siam Paragon. Pero yung mga abot-kayang presyo, nasa Siam Center. So meron dito mga Nike store, tsaka mga konting Changian. And ito naman talaga, parang Odaiba, may mini Gundam. Another Siam building, which is Siam Discovery. So I think this one, nandito yung Madame Tussauds na museum. And may mga store din dito like Ice Miyake, Comme des Garçons, and yeah, nandito nga si Madame Tussauds in Bangkok. Because here is my kumare, my sister from another mother. At tayo ay makaka-copyright na naman. Hello, Ate Britney Spears. O, di ba? Doraemon as an astronaut. And also Mickey Mouse na naka-wig pa. Oh, there's more. Ay, hindi ko sila kilala. They also have Comme des Garçons here. Pero sobrang expensive ng Comme des Garçons nila. But they have a lot of choices for shoes. Pero twice the price sa Tokyo. It's almost lunchtime, so naisip ko na dumaan ng Donki to buy sushi and takoyaki. And also some pasalubong. Pero nakabili na ako ng mga damit sa Platinum Mall. Pero here, I'm thinking yung mga food, like mga cup noodle. So, syempre, it's a very familiar place to me. So, Donki is the place to be. Ay, hindi naman ako na-inform. Sakura Festival na agad dito.
But in actuality, medyo pricey pa rin yung mga price niya. Siyempre compared in Donki sa Japan. So, takoyaki for lunch. Let's get yung pinakamaganda. I think, ah hindi. This one na lang. Look at this sushi. Grabe. Medyo tirik na tirik ang araw. Mabuti na lang na tayo nakapag-sunblock. So again, this is Siam. And then, this one is MBK. On the other side is Platinum Mall. Woo! Ang inip. So, pabalik na ako ng hostel para i-drop yung mga pinabili ko. It's here and also para mag-lunch. Yung hostel location ko is sobrang walking distance lang in Siam Mall. Platinum City Fashion Mall, MBK. So talagang, kung gusto nyo magwaltas ng pera, Ratatouille is the place to be dahil sobrang grabe. Ang lalapit ng mga biggest mall here in Bangkok dun sa location ko. So this is like Harmoning Station with Ilog on the side. So meron silang parang mga ferry here pero hindi ko na-try sumakay dahil hindi ko naman alam kung saan yun papunta. Grabe, sobrang tagaktak yung pawis ko. Sobrang init. So, bumili lang ako ng coffee for today's video dahil hindi pa ako nakapag-coffee. And then after, I'll have to pack my bag lang and then ramp pa ulit tayo. Itong area na to, meron siyang mga cute na hostel and also mga nice coffee shop like this one. Ito, yan. It's a coffee shop na parang monochromatic and very minimalist. And I'll try that later. Siguro mga before dinner time. But in the meantime, kailangan magpa-fresh and also, gusto ko na ng AC at kumain. Grabe. So, this is the place kung saan ako nag-stay here. It's Bed Station Hotel in Ratatouille. We're back. So, I am heading to Platinum Fashion Mall here in Bangkok. And naipa ko na yung aking mga maleta. So far, medyo magaan pa lang siya because I have 40 kilos na bagahe or allowance for baggage. So meron na tayong 2,500 baht na pwedeng waldasin. Dahil yung Grab naman, going to the airport, I can charge it to my card. So far, okay pa. But then, we have to buy some palak from Thailand. And maghahanap pa tayo kasi may mga nakita ko pero sa 7-Eleven yan. So let's go to Fashion City Mall. So this is a condo unit here in Siam area or in Bangkok. I asked kung magkano yung unit dito and sabi nung parang nakausap ko, it will range to 1.5 to 2.5 million baht. Imagine, sobrang mura. Well, for the location kasi, ang mura niya kasi sobrang sentro ng lugar na to eh. So doon banda yung Platinum Fashion Mall. In all fairness sa 219 pesos kung sandals na to, sobrang ROI na siya. Grabe. Hindi ko pa na try mag Starbucks in Bangkok. So mamaya mag Starbucks tayo. As you can see, ayan na mga changgit. Nag-start na siya. And may mga street food on the side. Like this one, sushi yan, pero ito mga street food. I think this is chicken. Wala bang isaw dito? So this is Platinum Mall, ayan na. Ang sarap, aircon. Everything is 20 baht. Lawag tayo dyan. May nabilhan ako kahapon na medyo mga mura. This is nice for only 290 baht. Ay, parang gusto ko nito. Dami nila, sobrang dami nila dito. May hilo ka talaga. Oh, saan ka pa? Co-ord na Fendi. Sino ka ba? Let's go up. Ay, kabila pa na. Sasakit ang ulo mo
kakahanap, kakaambol sa mo ay talaga namang sasakit din. May nabili na ako mura somewhere. Pero rakit na tayo sa taas. Kasi may nakita akong pants sa taas for only 250 baht. Grabe sila dito, diba? Napakadami. Hinahanap ko, nabilhan ko nung kahapon kasi medyo mura doon. Pero hindi ko na sila malocate. Ay. Si ate niya, oh, bongga. Hindi ba? Iba yung choice ni ate, oh. Ganda. Ang hirap maghanap ng pang-bagets. Mas mahal pa sa mga pang-matandang damit. Ay, pang JS. Ay, eto, oh. All the white. May pa Chanel, may pa tweed. We will just go around. We are going out to buy some dinner. Pero I'm thinking na sa 7-Eleven na lang bumili. Kasi ayoko nang pumunta sa dun sa medyo malayong lugar. Baka mabudol na naman tayo. Dahil medyo madami na tayo nabudol sa Platinum Mall. So I'm just going to 7-Eleven and also to buy some stuff. Maybe some pasalubong. Oh, parang may something dun. I close na yung coffee shop. Hindi natin siya na-avail. Pero next time na bumalik tayo dito sa Bangkok, ano kayang meron dun? Nung the other night may naamayo ka na parang yakitori. Ang feeling ng yakitori sa Bangkok, why not naman, diba? Baka nga yakitori siya. I-check natin or baka may pad thai. Pero the 7-Eleven is somewhere here. Ay hindi, here pala, sa kabilang side. So this is what we're having for dinner. It's a noodle. Pero yung in-order ko is crispy pork belly with pieces of shrimp. Tsaka takeaway. I didn't know na madaming parang mga ganap pala sa labas ng hostel during night time. Kasi nga I don't go out naman usually. I just stay na lang to watch Netflix and YouTube. Pero it's nice na before ako umuwi ng Manila, eh matryin natin yung ibang mga street food nila. I like this squid pero ang laki masyado. Kaya pass tayo dyan, next time na lang. So I'm going back to the hostel. Dito lang tayo kilalapse. Ayan. I bought Yakult for drinks. So dito tayo dumaan. What's up guys? Good morning. I am currently here in the Miracle Lounge in the Thailand airport. So we're roomy or something. So dahil medyo nakaluwag-luwag tayo ng bahagya, so tayo ay tatambay sa lounge, di ba? So this is my first time to lounge here in Subarbumi. So right now I'm fixing my things kasi chinek siya doon sa tax refund. So hindi siya nagkasya afterwards kaya kailangan ko siya uling ayusin ng mabuti para swak na swak siya sa aking bagelya. Yeah. And then what else? So I'm checking the food inside pero kailangan ko muna mag-toilet. Because you know, it's morning and nag-coffee tayo bago pumila sa check-in counter. Kaya naman, we really do some serious business sa CR, o diba? And then, I'll give you a tour inside this Miracle Lounge. So, I got this entry pass dito sa lounge using my priority pass sa East-West Bank Platinum Card ko. Yeah, so, hold on. Ayusin ko lang siya mabuti kasi hindi siya nagkasya kanina, hindi ko alam kung bakit. And then I have to put my camera here na hindi ko malang nagamit for this trip. Hindi ko alam kung bakit at bakit ko pa siya dinala. Ayan. Ay, bakit hindi na siya kasya? Nung nakaraan ay kasya siya. Let's go first to the CR para ma-check natin kung class ba dito ang CR. Yung bangs ko naman, no? Yeah. So,
there's a shower room. Then there's the male toilet. So in fairness, class ang CR, the sink, the throne, and everything. So, dyan muna kayo while I'll do my business, okay? May dalawang klase ng dining. Isa doon, pero parang a la carte. And then I think this one is parang buffet style. So, syempre, literal na, alam mo yun, nakaangat-angat lang tayo sa buhay. So, doon tayo sa buffet style. So, you have many choices of drinks, alcohols, juice, and this is, may paggulay. What's this? I-open ko siya later. Lalapag ko muna yung aking mga bag. So, kuya is making a croissant. And then this one you can request for your soup. And I requested for the mixed shrimp pork wonton. Mami house. Wala mo lang beef, mami, sayang. And then, dito na tayo sa ating favorite part. So, this is boiled rice with chicken. I think it's lugaw. This is vegetable fried rice. This is stir-fried vegetable. Puro cauliflower. Fried egg. Oh, ay, ayoko ng ganyang egg. Chicken sausages. Walang tosino. Stir-fried pork with basil. Oh, promising to. So, we are finally inside the plane and mala business class ang ating seat dahil wala tayong seatway. Solong-solo natin yung buong room. Oh, diba? Business class yan. Nakakatulog tayo ng bonggang-bongga dito.